Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, pabago-bago ng isip. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo po sa amin. Sa bawat isa sa amin, di po kami magsasawang magpasalamat. Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman pong pagdilat ng amin mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili. Tungkulin po namin para sa aming pamilya. Diyos Ama, mapasukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan ang inyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. Brother and sister, ang ating pong topic sa araw na ito, pabago-bago ng isip. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Akin na pong babasahin ang talata ay nasa Santiago chapter 1, verse 6 to 8. Verse 6. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. 7. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong 8. Pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po na talata na ating nabasa, kung meron po tayong hihingin sa ating Diyos Amang nasa langit, ay kailangan daw po tayo ay manalig at huwag mag-alinlangan. Yan po ang nilalaman ng talata. Ating pong tibayan, palakasin ang ating pananampalataya pag tayo po ay hihiling sa ating Diyos Amang nasa langit, brother and sister. At doon naman daw po sa pabago-bago ng isip ay wala daw pong matatanggap o makakalintang sa ating Diyos Amang nasa langit. Sapagkat sa nilalaman ng talata ay dapat po ay kung ano ang ating ibig o anong ating gusto para sa ating sarili ay tutukan po natin ito. Huwag daw po tayong pabago-bago ng isip. Kung ano pong ang ating gusto, doon po tayo tumutok. Iyon po ang ating ipagdasal, ihiling sa ating Diyos Amang nasa langit. Sapagkat sa nilalaman at talata na pinagtitibay, ang pabago-bago ng isip ay hindi po niya matatanggap ang kanyang kagustuhan sapagkat siya po ay pabago-bago ng isip o pabago-bago ng gusto o pabago-bago ng hinihiling sa ating Diyos Amang nasa langit. Sa nilalaman po ng talata ay kailangan na kailangan po pag tayo po hihiling ay doon po tayo tumutok kung ano po ang ating gustong hilingin sa ating Diyos Amang nasa langit.
brother and sister, huwag po tayong pabago-bago ng isip. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag tayong magsawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng gabay, kontrol, kaalaman dito po sa sambutan. Pagtatapos na po yung ating topic, tayo po yung muling manalangin. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat, Diyos Ama, nakapagpakinig na naman po kami ng inyong salita na buhay na makapay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Patawad po, Diyos Ama, kung kami po yung nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.